Ito po, nagtaka ako nung napunta nga dito yung INIATF. Kaya nga gusto kong sana makausap sila. Pero yun nga lang, sad, very sad, hindi nga ako naimbitahan. Ang pakiusap ko dapat sana doon is kung tingnan nila yung cases ng Miss Amid Oriental. Kasi napalagitnaan nga namin yung Cagayan de Oro. Pag sisipa yung Cagayan de Oro, yung dalawang bayan ko na boundary ng Cagayan de Oro, umaakyat din. Pag kahit anong gawin namin, umaakyat talaga. Pagbaba naman ng kaso ng Cagayan, bababa din yung dalawang bayan ko. Sabi ko, bakit naman na ang nabibigyan ng marami ng vaccine, yung City of Cagayan de Oro, na sumusunod naman kasi sabi ko nga napalagitnaan namin yung Cagayan de Oro po. And hindi nga ako nabigyan ng pagkakataon, pero sabi naman ni Regional Director Lacuna ng DOH na sa susunod daw na delivery ng vaccines, dadagdagan daw nila po yung alokasyon ng Miss Amis Oriental po. Sa kakulangan po, yeah, medyo may kulang talaga yung vaccine po natin kasi sa aside from the health workers na nag 109% na tayo sa senior citizen at saka sa commodities, nasa 25% pa po tayo sa Miss Amis Oriental. Dahil nga, ang ina ng, hindi naman siguro mahina sa from the national point of view, pero yung yung allocation ng Miss Amis Oriental, sobrang po konti. Pero kung tingnan mo naman yung inoculation rate, pag-roll out, pinakamataas nga sa buong Pilipinas ang Region 10 and isa yung Miss Amis Oriental na medyo mabilis na mag-inoculate. Kaya nag-iusap kami at sumulat ako kay Region Director Lacuna na kahit madagdagan muna ng kahit 20,000 na doses yung Miss Amis Oriental, hopefully will help us contain and inoculate muna yung mga bayan na malapit sa City of Cagayan de Oro and yung Hinuog City po.